Chris Aquino. Siya po ay nakatakdang umalis papuntang Houston, Texas. Kasi Chris daw, ipinagbibilin na si Josh at saka si Bimby sa kanyang kapatid. Umalis po si Bea Alonzo at sinabi niya na personal ang dahilan ng pagpunta niya ng Madrid, Spain. Pasalan na ito! Pasalan na ito! Sila ni Dominic. Hello mga ka-chika! Heto na naman po kami, Romel Chica and Morley Alinyo. Ako po ang inyong nanay Christopher Min na palagi namang nangangako. Lahat po ng pinakamaiinit na chika at intriga dito lang po sa Showbiz Nam Nam! Nyo, gusto na sana natin lumiis sa isyong politika. Pero hindi natin mag- Pero kami po ay inilalapit sa mga issue dahil hanggang ngayon po, kung meron man na medyo nakakapag-move on na, ay mas marami pa rin po ang merong angking sama ng loob sa naganap na eleksyon. Kim-kim, ika! Dala-dala hanggang ngayon. Dala pa rin. Alam mo, sa ganito nga, di ba sinasabi ko, huwag po tayong uupo sa rocking chair. Gumagalaw po yan, pero hindi umuusad ng pasulong. Hindi dapat. Dapat pagka merong nangyayari sa atin, sige, malungkot tayo. Tao lang naman tayo eh. Pero pagkatapos nating malungkot, move on na. Yun ang dapat nilang gawin. Oh, at hindi dapat tinatambayan ang problema. Oo, yan. Ang una po namin topic, of course, ito po yung pinag-uusapan ng buong bayan tungkol kay Chris Aquino. Habang nag-uusap po kami ngayon, siya po ay nakatakdang umalis papuntang Houston, Texas nung Huwebes. Sana ay natuloy siya. At binigyan na po ng permiso ng kanyang mga doktor dito sa Pilipinas na makapagbiyahe ng mahigit na 12 oras. Matagal-tagal din yun at Christy, lalo na sa isang may sakit. Diba? Oo, at saka ang BP niya fluctuating eh. Akyat baba, taas baba, napakahirap ng morning, lalo na sa aeroplano. Yung pressure, napakadelikado. At saka na yun, nakakalungkot talagang isipin, bakit ang haba-haba na nang tinatakbo ng kanyang karamdaman? Malala ng palala. At sa kanya na rin po nang galing, sabi nga niya, I'm always honest to tell the truth. Bilang pagbibigay na rin po niya ng pagpapahalaga sa ating mga kababayan, lalo na sa kanyang mga tagahanga. Ina-update niya tayo lahat. At ipinakikita niya talagang kalagayan niya. Sa kanya nang gagaling, hindi sa iba. Ang una niya sakit na alam natin, syempre yung chronic urticaria. Ate Christy, ano yun? Sa mga common na tao na tulad natin, sa paliwanag ng mga doktor, ang chronic urticaria ay parang tagulabay. Ay, tagulabay. Yung parang magkakaroon ka, kumakalsa, pantal. Sa atin. Eh, di ba kasi naman ang mayaman at mahirap, di ba? Pareho ng sakit pero iba ang tawag. Uy, sa amin at Christy, ang daling gamutin yan. Oo. Kukuha ka lang na mahabang buhok, iahampas. Inahampas, ano? Oo, sa atin. Christy. Yan, o. Sa mga Ilocano na, di ba? Oo. Tsaka yung luyang dilaw, ate Christy, didikdikin. Tapos igagan lang yun, nawawala. Sa amin, kailangan lang mahabang buhok, kaya ang pasang-pasang tagulabay. Nawawala. Tagulabay. Parang pantal. Mabisayan, Ate Christy, ha? Eh kasi nga po, may magkakaibang tawag eh. Pati ba naman tawag sa mga sakit, meron pa rin pader. Diskriminasyon. Kunwari, sa mayaman, rashes. Sa mahirap, galis. Ate Christy, parang, di ba, sa skin disease, di ba? Eh, dito sa mahirap, sa amin, sa parola, ang tawag sa skin disease, galis aso. Oo, galis aso. O kaya, Buring baligtad. Oo, eto malala pa, anan. Ayan. Pero syempre, sa mga may kakayahan po na ipagamot ang kanilang mga sakit, may mga termino rin po na para din naman sa interpretasyon nila. Tinatawag ng medical term. Itong urticaria. Sa ating yan, pantal-pantal lang. Yung pangalawa na inamin niya na isa pa niyang sakit na lumabas, itong autoimmune thyroiditis. Eh, ano na naman yan? Yung mga doktor ang nagbigay ng paliwanag na ayaw nilang nakakainkwentro ng pasyente na meron nito. Alam. Ay, bakit? Ano? Kasi daw, yun daw ganyan na thyroiditis, kung saan tumama, kunwari daw, talalamunan. Sa lalamunan, hindi makakahinga, lalo pag sa lungs, pag sa puso, biglang aatake. Lumilipat-lipat siya. Oo. Parang lamig hangin. Sa atin yun. Kung saan napupunta. Kaso, dahil isang Chris Aquino nga siya, yan ang termino. Pero pagkatapos daw ng kanyang skin test, yung pinakahuli, natagpuan at nakita ng mga doktor, meron daw siyang stage 3 Sjurg
Strauss syndrome. Eh, ano na naman yun? 1 in 1,000,000. Ito yung palagay ko ba eh talagang hindi natin kakayanin. Mm, bakit? Kasi dugo ito. Yung mga maliliit at malalaking veins. Mm. Di ba si Chris doon sinasaksakan? Mm, Chris, di parang pumuputok yung mga ugat niya. Parang lang. Ganun na eh. Iba ito yung parang road to lupus? Sabi parang nila. Ganun. Oo, oo. Diba? Ito yung mga sintomas na papunta sa lupus. Oh, yun yun. Ba yan? At saka ano to, naninira ng mga minudensya ng ating mga organs. Oo, lalo na yung mga iniinom niyang gamot, yung mga maintenance niya, nakakasira talaga ng ano yun, ng kidney. Eh, ng... hindi pa naman si Chris pwedeng uminom ng ibang gamot. Oo, kundi yung pwede lang sa kanya talaga, di ba? Meron sanang gamot na pupwedeng ibigay sa kanya, kaso hindi pa po pwede na bigyan ng permiso dito sa atin. Wala pang FDA yon. Wala pang license. Oh, alam mo, Ate Chris, sabi ng mga kapitbahay ko habang nagchichismisan kami sa mga artista, kaya daw maraming sakit si Chris Aquino, kulang sa dumi sa katawan. Yun nga, di ba pinag-usapan natin dito? Oo, sa dumi hindi daw. Hindi nakapaglaro sa ulanan, hindi siya naglaro sa putikan, hindi bumabad sa bukid, mm, hindi nakisalumuha sa mga tao na katulad natin, di ba? Masa, di ba? Parang ganun. So, kailangan natin yung antibodies. Yun yung sundalo sa loob ng ating katawan na kapag tayo inatake ng isang sakit, lumalaban. Oh. Kaya dapat, hindi ka dapat sobrang dumi, hindi ka rin sobrang linis. Dapat nasa gitna ka lang. Ay, ako, di bali lang sobrang dumi. Huwag lang sobrang linis. Ay, oh, kasi, may sakit ka rin, di ba? Kaya nga marami dugo ko. Yan. Ako, hindi po si Chris Aquino pinagtatawanan namin yung amin pong mga sarili-sarili. Tapos, pagdating niya ng Houston, Texas, magki-chemotherapy na si Chris. Kasi nga, kakambal nitong Sjögren-Strauss syndrome na ito, kailangan na niyang magpa-chemo. Eh, di ba na, pag sinabi mong chemo, ito na yung pagbabagong anyo. Ay, makakalbos na. Nalalagas ang buhok. At saka, hindi pala ito isang taon na gamutan lang, pag-araw dalawa. Mahabang gamutan. At saka, ito po yung nakakalungkot. Kwento rin po naman ito mula din sa kanilang pamilya. Na si Chris daw, ipinagbibilin na si Josh at saka si Bimbi sa ano kanyang kapatid. May farewell tour na. Hindi, ang ibig sabihin nun, isiguro kasi siya eh. Dapat lang naman. Oo, kung ano man ang mangyari sa kanya, alam ng kanyang mga kapatid kung ano ang gagawin. Ako'y naaawa kay Josh at kay Bimbi kasi napakabata pa nila para mawala ng ina kung talagang ito ay wala ng kalunasan. Oo, dun ka maawa sa dalawa. Lalo si Josh. Oo, Nay. Hindi na nga naka-experience. May mga special needs po si Josh. Pero Ate Christy, natutuwa naman ako para kay Chris. Dahil sa kabila ng katotohanan, may sakit siya, eh nagagawa niya na maghabilin, nagagawa niyang maging matapang, nagagawa niyang lumaban sa kung ano man ang dapat labanan. At ganun daw kapag kaano kasabihan, di ba? Alam daw natin eh, kapag mawawala na tayo. Totoo. Ramdam daw natin, hindi ibang tao daw po magsasabi, tayo mismo ang makakaramdaman. Kaya sa atin nagmumula yung pagbibilin. Di ba pagka nawawala ang ating mga magulang o yung bahay, ibenta nyo, paghati-hatian nyo, o yung bukid, ibenta nyo na rin kung ayaw nyo sakahin. Kaya tayo namang mga nakikinig sa mga umaalis, di ba na, ay, kaya naman pala sinasabi nila yun. Di ba? Kaya pala panay-panay yung sabi. Okay. Marirealize lang natin yan pag wala na sila. Pero pagka nagsasalita sila na gaya, ay, okay lang yan. Pero pag wala na sila, ay, kaya pala sinabi nito. Tapos, sa pagsasama-sama ng mga doktor, isang malaking topic o paksa si Chris Aquino. Kasi syempre, gusto nilang malaman saan ba ito nagsimula. Mm. Ano ba talaga ang dapat gawin para makasalba siya sa matinding paghamon na ito? Correct. At saka na, marami ng mga doctors na binablog yung karamdaman talaga ni Chris. Kahit si Dr. Willie Ong. Oo po, inaaral talaga meron nila. Meron si Dr. Willie Ong, siya nga nagsabi na ito yung ayokong maramdaman at ayokong makaenkwentro ng pasyente na ganito ang dinaramdaman. Delikado daw. Ang sabi... Anong ugat, Ate Christy? Stress-related daw to. Talaga? Oo. Meron pa nga nagsabing doktor, noong meron pa siyang mga programa, maayos siya. Usually, tibong aktibo siya. Ganyan yung mga artista yung nag-busy dati, tapos biglang nawala. Uh-oh. Yun ang hindi nila matanggap. Yung stress, hindi nila matanggap. Hanggang nauwi na sa depression. Kaya pala yung mga nagtitinda sa Divisoria, Ate Christy, ang tatanda na, nakayoko na, uugod-ugod na, tatanungin mo, na
Nay, ba't nagtitinda ka pa? Eh, naku, mamamatay ako ng maaga pag hindi ako natinda. Totoo yan. Oo. Yun ang kasanayan po kasi natin hinahanap ng ating katawan, ng ating sistema. Noon daw si Chris ay aktibo pa sa pagiging TV host at paggawa ng pelikula. Aktibo siya. Mahayos sa kanyang talaga, katawan. Oo. Tapos, nung mawala na raw sa posisyon, si Pinoy, isa pa. Tapos, nawala pa si Pinoy. Tapos, ulilan lubos na sila, di ba? Tapos, yung mga relasyon niya pa na hindi nagtatagumpay. Stress-related ang explanation ng mga doktor na tumitilad-tilad dito sa dinadanas niyang sakit ngayon. Kaya, kahit anong problema natin, huwag tayong magpaka-stress. Oo, alam mo, yun ang payo ng mga doktor. Pwede po kayong makipagkita sa psychiatrist. Oo. Pwede po kayong makipagkita sa mga doktor na kaibigan nyo. Correct. O sa kaibigan, kapamilya na po pwede nyong paghingahan ang inyong problema. Hindi naman ngayon nang pupunta ng psychiatrist. Eh, baliw na. Baliw yun. Ate Christy, parang feeling ko, bukod dun sa mga problema niya, hindi kaya Ate Christy na yung bawat bira sa kanya, sa bawat mga negatibong ipinupukol sa kanya, sa pansarili niya, inikimkim niya yon, tapos mumingiti lang siya para sabihin, matapang siya, malakas siya. Pero hindi, lumalaban si Chris. Nakikipagsagutan siya. Oo, pero siguro diba? Pag nag-iisa rin siya. Pag nag-iisa, Ate Christy. Oo, pagtunog na lang ng aircon siguro sa gabi ang kanyang kasama, nandun yung atake na. Yes. Ba't kaya ako binira ng ganito? Ba't kaya nila sinabi sa akin? Nalulungkot siyang mag-isa. Oo, totoo yun. Kaya nga sabi ng mga doktor, huwag po kayong mabuhay sa stress at sa depresyon. Napakasama po na maaaring gawin sa ating sarili niyan. Huwag po tayo talagang magpapakulong sa stress kasi yan po ang unang-unang nangwawasa ng ating sistema. Di ba lagi nga natin sinasabi nga yun, dapat magpahinga na siya sa social media kasi isa pa yung dagdag sa mga dinaramdam niya eh. At saka Ate Christy and Romel, dapat kapag nadidepress ka, kapag gusto mong umiyak, huwag doon sa kaibigan kasi may mga kaibigan na ichichismis tayo. Pwede. Pumunta ka ng simbahan, doon ka umiyak ng umiyak. Isumbong mo sa Diyos ang sinima ng aapi sa'yo. O, totoo yun. Napakalaki po na nagagawa ng panalangin sa ganitong kondisyon. Di ba? Pero, kailangan natin kasi na maihagulgul kung ano yung nasa ating loob. Totoo. Mailabas. Oo. Kasi mahihirapan po ang puso natin na dalhin ang ating mga problema kung kikimkimin po natin. Kailangan may kinakausap po tayo. Totoo. Ang sarap pong makipagkwentuhan sa ating mga doktor kung papayagan lang natin ating sarili. Correct. Ang hirap din ang pakirandam ni Chris, no? Multa, ano? Queen of social media. Tapos piliin mo, pero nag-iisa siya. Ang dami niyang sakit. Oo. Ito daw ay sakit ng isang meron dudukutin sa bulsa. Dahil kung hindi ito magagamot, nasa ano yun eh, lahat ng sakit na sinabi niya, lalo itong Sjögren-Straw syndrome, merong ibinibigay na oras na lamang o taon kapag hindi ito ginamot, kapag ginamot, kung anong prosyento. May stage talaga. Hala? Ibig sabihin, kapag may ganito kang sakit, hindi ka natatagal? Kaya, kakanungkot po. Health is wealth. Alam natin yan. Kung wala pong maayos na kalusugan, wala rin po tayong maituturing na kayamanan. Diba? Yun. Merong mga interpretasyon na binibigay ang mga kaaway ng kanyang pamilya. Pero hindi na natin babanggitin dito. Hayaan na lang po natin na sila ang magkwento kung bakit at paano na si Chris Aquino ay nasa ganitong kalagayan. And ngayon. I'm sure magkitrending din yan. Lalabas at lalabas din. Saka nating pag-usapan kapag lumabas na sa kanila. Totoo yun. Kailan lang lumutang yung balita na patay na siya. Iba lahat tayo naligali. Nagulang tangan lahat. Nilinaw na yun Ate Christy. Nabuhay ako. Ako naman ang feeling ko naman dyan, baka naman po pupwede na tanggalin po muna natin sa ating puso at isip ang pagwi-wish ng kamatayan ng ating kapwa. Sa halip na yun, panalangin po na pangtulong kay Chris Aquino. Ako aminado ako, pinipitik ko si Chris pagka hindi ako sangayon sa kanyang mga ginagawa. Pero ilang ulit na natin sinasabi, ilang buwan na tayo humihingi ng panalangin hanggang sa mga columns natin. Sana naman po tulungan natin si Chris na makasalba sa pagkakataong ito. Kung ano man po yung gayit nyo sa kanya, naku, patawarin na po natin siya. Pagdasal na lang po natin siya bagkos. Diba? Hanapin po natin sa ating isip at puso ang pagmamahal sa isang kapwa-tao. Total naman po, kapag siya ay nakasalba dito sa pagkakataong ito, makikita po natin maganda ang kalalabasan ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya. Matuwa tayo Ate Christy kapag si Chris Aquino ay gumaling dahil si Chris ay talagang malaking bahagi ng showbiz world. Oo. Madalas mong sabihin para sang sibuyas na sahog sa lahat ng mga ulam. True. Bawang. Bawang. Diba? Isa siyang bawang. Oh. Sahog sa lahat ng lutuin. Oh. At hanggapin po natin ang katotohanan, siya po ang may hawak talaga ng pagiging reyna ng mikropono
sa mga talk shows, tanggap namin ni Nakabs at Lolit Solis. Siya talaga ang reyna. Siya ang queen. At nung mawalan po ng programa si Chris Aquino, nagbago po ang ikot ng mundo ng telebisyon. Hinahanap siya. Kaya lamang po ay pinagsaraduhan siya ng mga pintuan ng oportunidad. Inilaban pa siya ni Willie Revillame sa GMA 7, pero hindi pa rin siya nakapasok. Ang ABS-CBN naman, pinagsaraduhan siya hanggang sa nawalan na ng prangkisa. Ang hirap nun, Ate Cristino, yung nandudong ka sa loob ng bahay, tapos sasaraduhan ka, hindi ka papapasukin. Ang sakit nun. Samantalang noon, Morley, alam naman natin na nang muling magbukas ng ABS-CBN, anong kapaniwalaan natin nun? Wawala ng trabaho ang lahat ng artista ng ABS. Hindi si Chris Aquino. Pero siya pala ang pinaka mapupunterya ng pinakamatindi. Kaya yung depression, stress-related itong mga sakit ni Chris na mga veins na po kasi yun dito sa Sjurgstrauss. Tsaka yung organ failure, nakakatakot. Sana ipagdasal ng sambayan ng Pilipinas at ng buong mundo ang paggaling ng isang Chris Aquino. Hindi naman natin mapipili, syempre, yung kumukontra. Diba? Hanggang ngayon nga, binabash pa rin siya. Meron! Pero sana, Ate Christy, kumatok sa inyong puso ang salitang pagmamahal. Oo, totoo yan. At saka, yung karma. Hanggalin na po muna natin yon sa ating mga dila. Kasi, hindi naman po tayo ang dapat magbigay ng oras. At totoo po, mga kachika, mga kapatid, na dalawang bagay lamang po ang totoo sa mundo. Ang tayo ipanganak at ang tayo mamatay. Pero hindi po sino man sa atin ang makapagsasabi kung kailan mawawala ang ating kap. Ang Diyos lamang po na nagbigay ng buhay ang may karapatan na bumawi ng kanyang ibinigay. Hanggang panalangin lamang po ang aming magagawa, ang inyong magagawa, nating magagawa. Sana po pabauna natin si Chris Aquino ng isang panalangin na sa dulo nito may nakahandang sagot para kay Chris Aquino. Tsaka maniwala tayo, tibayan ang pananampalataya ni Chris Aquino na kaya niya ito, kayang-kaya niya. Sabi nga niya, wala siyang inuurungan, wala siyang tinatanggihan, harapin niya ang problemang ito. Ito ang tunay na laban yes. Chris Aquino. Okay. Yes, kaya mo yan! At mula kay Chris Aquino, isang magandang balita naman tayo tungkol kay Bea Alonzo. Ay, oo. Kanina nalulungkot-lungkot na tayo, pasayahin naman natin ating masarili. Oh, kailangan balansi po ang ating pagsasama-sama. Nakakatuwa, nung umalis po si Bea Alonzo at sinabi niya na personal ang dahilan ng pagpunta niya ng Madrid, Spain. Kala na mga Maritel. Pasalan na ito. Sila ni Dominic. Oo. Kaso, naiwan dito si Dom. Si Bea sa walang kasal. Ayun. So, eto na nga po ang kwento. Ano ang kwento, Ate Christy? Saludo ko kay Bea Alonzo. Napakahusay niyang humawak ng kanyang pananalapi. The best. Yung kanyang biyati firma. Ayun lang, napakalaking propiedad na para ipundar niya sa Zambales. Ang laki daw nun, Ate Christy. Napakalawak. Ang nagbenta sa kanya nun, si Isabel Rivas, na meron ding sariling pataniman ng mga manggati, bakit-ibang punong kahoy sa Zambales. At ano yun, nakapapil yun nung mabili ni Bea. Kumbaga, ang nagtrabaho doon at nagpaganda ay ang kanyang dakilang ina, Mami Mary Ann, at ang stepdad niya. Yes. Ate Christina, chismis pa nga nun, di ba? Kaya daw lagi nasa Zambales itong si Bea. Eh dahil kay Gerard, hindi naman pala. Although nagpupunta-punta dahil sila pa rin noon. Huli na nung si Gerard Nakabili doon na nga. Gerard. Yun pala, may pinagkakaabalahang iba si Bea. Yung ari-arian na. Hindi ari. Ari-arian. Kaya man. Yung biyati firma. Alam mo ako talaga, sinabi ko na dito to, gusto kong ulitin, hindi po ako mapapagod sabihin. Kapag napapanood ko si Bea na nagbo-vlog dun sa kanyang biyati firma, may bago na naman sila patatayo dun. Gym, simbahan, dagdag na bahay ni Mami Mary Ann, at meron pang iba. Napakasarap mangarap. At kapag ikaw pala ay nangarap, nagsikay ka, nagpakapagod, at hinawakan mo ng maayos ang iyong biyaya, ito pala ang kalalabasan. At nagulantang pa mga tao kasi sa kabila ng pandemya, after ng pandemya, after ng election, eto ka, nagbablog ka na nakabili ka ng ari-ari mo sa abroad. Eh kasi nga, marunong siyang humawak ng pera. Eh kung bulagsak siya, eh maraming artista, Ate Christy. Oo, ang dami yung kinabog. Di ba? Naghihira. At kumikita na sila ngayon dahil sa, alam mo na, mga gutris. May bebenta na yon. May mga gulayan pa siya. May pataniman ng iba't ibang vegetable. Di ba? Mga gulay. Aba naman, sabi nga natin, yung libangan mo, i-translate mo sa pagkita. Yo,
yun ang tama. Nakakatawa yun. Nakakabilib yung mga ganyang artista. Marunong magtabi. Alam nila kung saan dadalhin yung kinikita nila. Na dapat lang naman. Mm-hmm. At yung bahay nga po, anim yung kanyang binisita. Bahay ang tawag sa Spain. Pero apartment yun. Apartment type. Hindi na building. Mm-hmm. Kasi bawal sa Spain yung gibain yung mga gusali pa noong pre-war. Oh. Ay, ang ganda naman sa kanila. Samantalang dito, binabasang sinisira. Ay, nako, napakaganda. Oh, yung ganda pala doon. Sa anim na tiningnan niya, number two, ang kanya napili. My elevator. Oh! Kasi, yung halaga nung tatlo na huli niyang tiningnan, above her budget. Hindi niya kakayanin kasi sasabay ito sa pagpapa-opera ni Mommy Mary Ann ng kanyang malakang. Malaking gastusin yun. Eh, kung gano'n na above, ba't mo naman pipilitin? Maganda nga, below ka dapat eh. Oo, para meron pa rin tira. Alam mo, nakabilib siya sa edad niyang yan. Nakapag-ipon, nakapag-pundar, nakapag-tayo. Aba? At napakagandang ehemplo. Oo, kasi may focus kasi siya. Mm-hmm. Yung focus kasi ang matindi dun. At eto pa, napakaganda ng beauty firma. Bumili pa ng bahay sa Spain. Eh, nag-vlog din doon sa bahay niya. Isay yung bahay niya, ang ganda-ganda rin. Sabay-sabay niyang ginawa, no? Ako, nagganda-ganda ako sa bahay niya. Kasi yung mga gamit, talagang pinili mo talaga. Kasi, sabi niya, naalala ko nung bago lang ako nag-aartista, nanghihiram lang ako ng damit. Nanghihiram ako ng shoes sa mga kapitbahay. Kinakatok namin para kami manghiram na isusuot ko. Nakatira sila sa isang bahay na napakaliit. Nangarap siya ngayon. Pag ako nagkaroon ng pera at sinuwerte ako, pagpapatayo ko ng bahay ang aking pamilya. At yun na nga. Ang iniisip ko, Ate Christy, hindi kaya intrigahin si Bea Alonso ng mga Marites, Marisol, Maridol. Maricris at iba pang Mari. Eh, intrigahin si Dominic Roque. Na ano? Mayaman, marami palang pera si Bea Alonso. Hindi kaya sabihin na kaya niligawan o questionin yung kayamanan din ni Dominic Roque na wala mo nung sa showbiz. Si Dominic Roque hindi naman napulot sa Imbornal. May kabuhayan din. May kabuhayan din naman ng pamilya tsaka siya mismo nagninegosyo. Diba? Ako iniisip ko lang yung mga inimalamang. Pero hindi mo awala sa iniisip ng iba rin yan. Pwede. Kasi lumabas yung marami pala siya mga ari-arian eh. Pero alam mo na nakakatuwa na si Bea inuna niya talaga yung kinabukasan. Wala naman po kasing kasiguruhan ng buhay ng artista. Ngayong araw na to, pinag-aagawan ka ng mga producers. Ngayong araw na to, marami ka endorsement. Pero darating po ang araw, ikaw maghahanap. Wala ng proyekto para sa'yo. Pero si Bea, nakauna na, nakapagsubi na. Dapat ipon tayo ng ipon. Halimbawa, kikita tayo ng 3,000. Itabi natin yung 2,000. Yung 1,000 lang ang gastos. Ay, ang galing. Ganun yun. Naalala ko yung mga artista noon na nadatnan natin. Talagang busog na busog ang mga bulsa. Ang dami yan, Ate Christy. Pero dahil nga po sa hindi nila kahusayan sa pagtatabi ng kanilang pinaghihirapan, kakaawa, yung iba pumipila sa mga politiko. May kilala. Ay, ako rin, kilala ko rin, Ate Christy, na minsan nagtatago na nga yung politiko sa kanya. Nakaabang. Humingi ng tulong. Oo, alam na alam po yan. Alam mo, Ate Christy, one time nga nagpunta sa isang politician. Sabi ng politician, sabihin mo, wala ako. Alam mo, nakatunga nga lang siyang ganun. Alam mo kasi nung panahon niya, maldita din to eh. Talaga? Diba? Ang ganda-ganda ng kasi mga chin. Ano rin talaga yan eh. No? Talagang... Ay, bubchi na Mirasol na. Lumaban talaga sa panahon din. Nilabanan niya talaga ang buhay. Hindi natin pwedeng ipangako ang bukas. Tomorrow is not promised. Tiga nga, hindi pinapangako yan. Kaya kailangan, kapag gumita ka ng piso, 80 itabi mo, 20 lang ang gasto. Tama yan. Di ba? Alin ang sabihin, diba? Kuripot. Masino. Oo. Kesa naman, pabulosa ka, generous ka. Pagdating na kinabukasan, gutom ka. At meron din namang mga artista na nagpakapagod, talagang nangarap, nagtrabaho ng gusto, inubos ng magulang ay ang kanilang pera. Marami akong pera. Yun naman ang nakakalungkot na parte. Marami akong pera ng ganyan. Sa linya namin ni Morley, hindi yan tago eh. Nagsusulat kami, nag-iimbestiga kami, di ba? So alam namin, merong mga nag-artista na bata pa, pero sinunog ng mga magulang nila ang perang kinita. Diba? At ngayon nga sila. May mga magulang pa nga, Ate Christy, para kumita yung mga anak nila, isinosoga, di ba? Hay nako, marami po yan. Naalala ko yung isang actress na so blind item na ba ito? Pabuenas lang, pabuenas. Oh, patikim. Patikim lang. Sige, Ate Christy. Merong isang actress na marami rin trabaho nung araw. Siyempre, di ba ang puhunan nila, maraming publicity. Para yung mga magazine ginagawan sa Ang Yutampol. Sa mga D.O.M. D.O.M.
pang MMA si Katya. Ate Christy, may mga artista pa nga nun, di ba? Sa Mariposa, pupunta, bibili ng mga diary, mga magazine namin. Tapos ipaki-clippings, matawag. Ikiklippings. Dadaling sa Japan. Kasi saan saan. Para mas mahal sila. Oh, eto na. Yung actress, syempre, merong Boogie Wonderland yun. Boogie Wonderland! Ay, sila po yung nagsusuga dun sa artista, sa mga DOM na naghahanap po ng panandaliang aliw na mayroong kabayaran. Alam mo yung nanay niya, nang hinayang dun sa prosyentong kinukuha ng Boogie Wonderland. Nang hinayang? Siya na mismo ang gumawa. Siya na nag-boogie? Ibinebenta niya ang kanyang anak. Kapag galing na yung anak niya sa hotel, syempre yan, diba? Pagtapos na ang pakikipagtipan, babae sa lalaki, uuwi na. Hulaan mo, sino ang makikita niya sa sala ng bahay nila? Si Madiraka, nakaganoon? Nakaganoon. Hala! Oo! Nakaganoon. Oo, Ate Christy. Yan yung... Ate Christy, yan yung nakipag-away sa restaurant. Just, huwag mo nang bigyan ng clue kasi nakaraan na naman yan. Pero yung pong nanay niya, nakaganon, nakaupo sa sala kasi kinita mo. Totoo po yan. At ang nagbulgar po niyan, mismong anak niya. Alam! Parang naisip ko tuloy yung isang veteranong aktres na ngayon na dating mati ni Idol din na ano. Piruin mo ito ah, kunento rin sa akin ha. Diba, tama nila sa isang project. Sa isang teleserye. Mag nagbabanggit ka ng pangalan, dapat hindi. Ay, erase nyo dalaw yung direct. Basta nakasama daw yun. Tapos nilagaluhan daw ng Louis Vuitton. Alam mo, tuntunga daw. Yung sa'yo nila, kulong dalawa. Ilap-lapin daw yung nagbigay ng Louis Vuitton. Grabe ka naman. Lap-lapin talaga yung... Kasi ganun, tsaka ano na, parang ganyan. Excited na excited. Hindi lang siya nagkaganon ng bag. Napakahirap yan ha, sa pagtatrabaho. At sana siya yung pinakamayaman sa kanya. Nagkaroon kasi ng bisyo yung mga magulang. Grabe ang magulang yan, Ate Christy. Ang lala. Kaya yung pinaghirapan niya, hindi man lang niya napakinabangan. May mga ganun po talaga. Kaya tama ang ginagawa ni Bea Alonzo. Wala po talagang pangako ang bukas para sa mga artista. Ngayon, aktibo ka, bukas nga ka na. Kaya tama, yung maagang pagpupundar habang kumikita pa. Yes. At huwag nilang isipin, Ate Christy, ang madalas na ginagawa ng mga artista na bukas may taping naman ako eh. Bukas may shooting naman ako eh. Bukas may racket ako. Hala, tira lang tayo dito dahil sa susunod may pera na tayo. Totoo yun. Kaya pala may mga artista, hindi pa nagtetaping, nakuha na yung pera. Diba? Merong artista na hindi magtetaping pag hindi kaliwaan. Meron talaga. Kailangan ilagay mo muna sa account niya yung talent fee niya ngayong araw na to. Kung hindi siya sisipot. Eh meron nga akong kilalang artista, Ate Christy. Hindi kaliwaan. Ibinayad sa kanya yung kaliwaan. Generous naman. Pinakain niya din sa mga crew. Pinagpainom pa. Nang maya-maya, tinatay hinahanap na siya ng director. Wala na. Lumipad, umalis, tinatamad pala, kaya pinaubos, pinahinanda doon. Ha, gusto nyo pala na ganyang kwento, ha? Sino? Siya rin yung akin, eh. Sino naman yung night, hindi pa nakakapagrabaho, naiutang na kagad na bukas may taping ako, kaya pa utangin mo. Hindi, kasi may pink slip, eh, na tinatawag. Uy, meron po mga artista. Ang pink slip, ibibigay kunwari tapos na yung taping. Kunwari, ano ngayon? May. 10 and 25 po ang swelduhan eh sa TV. Kunwari, May. June ang kuha mo niyan. Kukunin mo yan doon sa cashier ng June. Yung iba, pink slip pa lang po, ipinapalit na. At may nagpapalit niyan, di ba? Sa may ano? Kaya lang, pag pinalitan, may jowas na. 20%. Pero merong iba, hindi. May 20%. Yan yung isang may ano sa... Pinatay. Yun! Meron kasi sa ABS dati. Naku, eto na. Nasa ko din yun. Mga cameramen, mga production people. Kinukuha kasi yung kanilang card. Yung mismong ano nila. Kasi baka mamaya hindi nila bayaran. Yung pinagkakautangan. Natigok yun ah. Walang mapagbintangan ngayon kung sino ang nagpapatay. Ito yun. Pati nga yung mga cheque. Di ba? Ay, oo. Diyan sa Green Hills may paalitan. May discounting. Naku. Ang haba ng kondong ito. Huwag ka nang lumayo pa. Samba ko bumagsak. Diba? Dati. Fly! Fly away! Skyline! Totoo yan. Kaya kailangan matuto tayo talaga na mag-ipon. Alalahanin po natin ang bukas dahil tayo pa rin na magliligtas sa ating sarili. Ang dami na po namin ibinigay ng blind item.
Pero meron talaga. Sino ba yan? Meron ba talaga tayo, di ba? Hey, sino ba yan? Ha? Thank you. Isa lang. Sa isa lang. Sino ba? Ay. Nagtatalaga ka na eh. Pumipiyok na si Flor de Luna. Okay. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino? Abisote na naman tayo. Lumipas lang ang haba ng gabi. Lumipas lang ilang araw. Abisote ang dami na kasi natin lang item na bibigay. Naku, ayan na. Okay. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Ayun. Eto na, bubuksan natin ang baol. Ay, pero hindi kalayuan, ano? Hindi kalayuan. Eto ang baol ng kabukan. Ayan. Naku, ayan na naman siya. Namimiss talaga ito. Sinashampoo mo ba ito? Parang kulang na sa shampoo. Alam mo, ito yung gusto ni Rita Magdalena. Ay, naku. Na ano? Naku talaga, maligaya at maswerteng naninirahan sa San Diego, California, U.S. Navy. Ang napag-asawa niya, kaibigan natin si Rita Magdalena. Yes, at mayaman na, si Cristo. Oo. Ang mga taong may magandang puso, sinuswerte. Mm-hmm. Actress, kalabet. Penge. Ay, may kilala akong ganito. Kilala ko din yan. Oh, kilala mo to. Makikipagkaibigan sa mayayaman pag aalis na kalabit penge. Oo. Oh. At kaya ano yung subisity. Subisity. Diba na? Kalabit penge. Oo. Oh, oh. Uy, ito nakakaloka tong actress na ito. Ay, bakit ka naman naloka dyan? Kilala to ah. Kilala to, Ate Christy. Maganda. Ay, kilala yan. Sexy. Sa kanya na ang lahat. At pagka-sexy niya, ano, buluntuas. Ano mo? Bulaptus. Bulaptus pala. Sinisip ko ito. Sabi niya, buluntuas. Confident pala. Confident, di ba? Okay. Pride and honor. Buluntuas. With honor talaga. Ate Christy, eto na. Bulaptus. Bulaptus. Di ba ang bulaptus yung malaman? Melaman. So, okay. Ito ay ginagamit niya yung ganda niya, kasikata niya. Sigurado para, ka na dyan, ha? Sigurado. Eto na ngayon. O, ano yan? Meron siyang jowa. Every jowa, hinuhututan niya. Ay, maagang natuto sa hanap buhay. Eh, bata pa lang siya, di ba, Ate Christy? Pinuhunan niya na ang kanyang katuwaan. Ang kanyang kagandahan. Eh, nagka-jowa ito ng taga-lugar namin. Ay, sambay sa inyo. Huwag babanggitin, ha? Delikado to. Bandang sa okay. Alam mo ba, hinihinga niya to ng datong at dahil? Sasabihin niya, wala daw siyang pambili ng kuryente. Pambili ng kuryente. Wala daw. Maraming kulang. Umiiyak siya sa telepono. Umiiyak. Tulungan mo naman ako. Sabi niya, bakit? Kasi ang hirap dito. Ang init. Uy, parang naputulan. Ang init. Ang gusto niyang umarte. O, pag sinabi ng politiko, o sige, tulungan kita. Salamat, magkano ibibigay mo? Sabihin ng politiko. Ang tatanong pa. Grabe, 30. Pwede bang 50? Ay, natawad pa. Kapal mo! Oo! Di pang pinadala na, uutusan agad yung boy niya. Punta mo sa ano, may ibibigay ng cheque. Sigurista. Cash. Kasi baka mamaya bigyan ng cheque. Sumulbo. Uy, meron ganyan. Ijinugaw ng nanay. Eto na naman? Binigyan ng cheque. Oh. Tumalbog. Oh. Pumunta sa opisina ng DOM. Oh. Sinisingil dal-talbog yung cheque. Oh. Kapal ng mag-inang to. Talaga? Oh. Nakakaya. Grabe naman yung mag-ina na ito. Tumalbog yung cheque. Sinisingil yung DOM. Pangalawa. Eto naman, wala naman siyang manager na bugalong nanay na ano. Gusto niya lang talagang makatulong sa kanyang pamilya. Mabait naman din mabait pala. Mabait sa pamilya. Hindi lang yan. Yan. Bawat boyfriend niya, hinuhututan niya. Grabe. Hinihingi niya. Oo, puro pera ang hinihingi niya. Pera, pera, pera. Ate Christy, di ba? Napakaganda naman talaga nito. Kaya yung mga boyfriend, nagbibigay sa kanya. Mm-hmm. Meron pa siyang nakuyaman nung isa.
Grabe naman. Ba't galit talaga ka naman? Kumayaman? Eh paano? Ang dami niyang naharbat na pera. Yung may-ari at Chris ng mall sa ibang bansa. Ay, alam mo, sa ginagawa mo bang yan? Sa palagay mo, masaya ka. Huwag na yun. Muna idama yun. Eh, yun eh. Yun ang chismis talaga eh. Si ano na lang? Si Pak. Ay, sige. Eto na ngayon dahil. Meron pang isa. Ah, so tatlong blind item na, mga friends. Hindi, share rin yun. Share rin yun. Grabe. Oo, share rin yun. Sinis pala ito. Nagpunta sa... Nako, ako na nga. Ayan. Tap. Ay, sige na nga, Ate Christy. Nagpunta sila nung kasalukuyang boyfriend sa isang lugar na sakdal lamig. Alaska yan. Hindi, dito hindi, lang. Dito lang. Oo. Ay, Baguio. Sabihin na natin na Baguio. Nag-check-in sila sa hotel ng boyfriend niya. Nagpaalam siya sandali. Honey, magkikita lang kami ng friend ko. Bibili kami ng mga gulay. Oh, dagdag na chika yan. Okay, go. Pinayagan ng boyfriend. Mm. Umarubay to. Sumaitlay? Andun yung kanyang isa pang iskabeche. Mahilig talaga. Oh, diba? Eh, yung iskabeche niya, hindi naman kagwapuhan, pero kayamanan. Nakita mo naman, walang nagawin pera. Oh, di ba? Kag-usapan kasi dito yung... Pera din. Pera. Andalu. Andalu, hindi ito yung ano, yung itsura. Eh, ikaw ba? Magugustuhan mo yun kung nyukha lang ang pag-uusapan. Edgy ka. Oo, di ba? Sikat na sikat. Oo. At may karagdagan pa ako. Serious nga itong blind item. Ari. Ito din yung girl na yan. Sa Las Piñas, may makyoman doon ng mga, ano, mga mayayaman. Grupo na mayayaman. Siyempre, kachika-chika ko. Nasabi, kakilala ko ba si ano, si Chuchu? Oo, kilala ko. Alam mo, kasama yan yung isang kung daw. Kasi ang sister daw pala niya, magpapakembular sa abroad. Doon magkikita, may pera at pag-shopping. Uy, Ate Christy. Diba siya rin yung isa doon sa dinadala ng isang Boogie Wonderland na artista para makipag-tsorbahan doon sa malapit lang dito. Yung may mga... Eh, kung gusto niyo hanggang bukas, mag-blind item tayo. So, serious pa rin. Ay, serious. Oh, sa kanya pa rin. Sa'yong nagsabi sa producer na nilalagnat po ako. I cannot go to the shooting. I cannot report to the shooting. Natural na gula yung producer. Bakit hindi siya darating? Ang laki-laki na nang nagastos sa production. Meron ng mga pagkain. Paano yung mga tao dito? Ganito, ganyan-ganyan. Nagdrama-drama. Dahil, hulaan mo kung saan siya nagpunta. Saan? Sa isang stag party, siyang ipinasok doon sa kahon. Nung buksan, yay! Nakabikini siya. Wow! Siya rin yun. So, mas malaki kasi ang bigay, ha? Oo. Matatapos ba tayo hanggang mamaya? Ay, may dagdag pa nga ako, eh. Ay, may serious talaga ito. Ako, alam mo, busog na busog. Iba ang blind item natin, no? At level up, serious. Siya rin yung actress na utang ng utang sa isang producer para bibigyan siya lagi ng maraming project. Ah, nag-advance. Kasi Ate Christy, kapag may utang ang isang artista, aba, siyempre, kailangan mabayaran. Bigam mong trabaho. Bigam mong trabaho. Yun ang drama. Para makabalas. Ah, gusto nyo pala ng serious? Dagdagan pa natin lang ngayon. Diba, ito rin yung ano? Yung ano? Yung nabuking king ng tunay na girlfriend. Yung sumasyowa sa isang party, yung jowa kasi tumatawa. Mismo! Tinrabaho yung best friend at naging sila. Oo. Pero, all ads. Isinis pa ba? May dadagdag pa ba? Ay, sobra-sobra na! Para tayong humuhukay ng mina ng ginto. Grabe ang blind item. Mina ng ginto ng mga blind items. Sobra, iba to. Ay, nako. Yun na. Paano ba nila mahuhulaan? Kailangan pa ba? Nako, eto na nga. Mag-subscribe po kayo para po malaman po ninyo kung ano yung blind item namin na series for the very first time. At syempre, for the very first time, gano'n. At syempre, Ate Christy, ikalembang nila. Kasi pag narinig nila ang kalembang, malalaman din nila kung sino-sino. Alin? Pag-ibig? Ay, naka! Kalo, ay. Ay nako, mga kachika. Isa na naman pong masayang-masayang episode ng Showbiz Now na ang ibinigay namin sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Tuwing magkikita-kita po tayo, ganito tayo, kasaya at kainit ang ating programa. Romel, maraming salamat. Salamat po! And more, Liel. Thank you so much po! Hanggang sa muli, dito lang po sa Showbiz Now!